natin lang ang ano, si Kalkag. Ang malaking tanong. Bakit malilate? Bakit malilate? May name pa sa akin ng balong. So, it's Techno Marine. Feeling ko for ano lang ito, for gathering or outside. But I am gonna wear this. Like this flight para at least alam ko kung ako na spell it. Let's see what time is right now. So, today is... Dito kami ngayon sa Malaysia, guys. So, para nakaraan na dito kami. And, may mga badiri na sa kabila. And ito ako. Nakapagod maglakad ang haba ng hallway. So, para na bumi airport lang. Eh, nandito kami ngayon para kunin yung bagay. Kasi, anong oras hanggang anong oras tayo dito? Hindi ko alam. Hindi ko alam na oras din. So, dito kami na hindi namin alam na oras. Kasi, medyo mahaba yung biyahe. 5 hours ba ang biyahe? Parang from 12. Ay, hindi, from 11 eh. Nakakaloka, guys. Sobrang haba ng biyahe. Pero, yun. Dadaan pa kami ng immigration. And, yan. I'm fresh from the farm. Tari, ganda mo dyan. Hello, oh. Fresh from the farm. Kawag ka dyan. Sa kapa. Sa Gagi, hindi tayo nag-filter. Dapat lagi tayong ano, lagi tayong... Ikaw, pamigil ka siya. Lalagay tayo ng tripod para at least, ano, nahirap sa kamay. Wait lang, guys, ha. So, alas 4 na kasi dito ngayon sa Malaysia, sa KL, since... Hindi ako makakalig. Iyon, sa dahil nga mahaba yung biyahe kanina, natulog na lang ako. And this is not my first time traveling here in Malaysia. Pero kasi saglit lang kami dito, like, hindi kami tatagal ng isang araw kasi layover lang naman. So what we're gonna do now is mag-iikot-ikot. And mamaya pa kasi yung ano, rampa. So Sila. Babasahin. Saan? Yun. So. Bago kasi daw mo kinaano mo para nakikita yung alam mo nila, laro-laro nila. Alam nyo, Ben, tinatarantado nyo ako. Kasi yung joke, pangit na pag-inulit na pakalawa. Uy, hindi ko pa naririnig yun kasi nagchichika ako sa phone. Ang dami nga namin yung panino dito. Si H.M. Smithy. Lingi na yung jowa. Uy, ano kayong lasa ng mga Malaysia? Teko lang si Brad. Ayun, out of Victoria's Secret sila. Ma'am Shebrile, ano daw lasa mo? Comment daw, bilo ko anong lasa ni Ma'am Shebrile. Amoy siya taka, Brile. Dali! Dali! May mga gift shop pa rin na bukas dito. Magandang po, check ko ilan lang yung mga tao. May tubig naman dyan. At uuhaw na din ako at the same time. So, doon, hindi kami nag-di ako nagdala ng tumbler kasi baka mami sabi, ay, bawal po dalhin yan dito, ganyan-ganyan. Pwede siguro ba sa wala ng laman? Yun nga yung bet nila, so kailangan daw nilang magdala, pero dapat walang laman. So, ano, mauhaw na lang tayo sa taas. Mapagod na lang, wala tayong tubig. So, Jessica, ring mo, parang dumaan sa atin yung bagyong yan. Jessica, huh? Parang bagyo yan sa atin. Jessica, ring. Yun nga, sa akit kami ngayon elevator. Ay, bababa kami elevator dahil... First time in my history na mag-deep. Ano bang ganito? At yan, kukuha ng luggage dahil yan, oras na. Lalabas pa yung mga gadgets. So, actually, dito kami ngayon sa Coffee Bean. While I am in middle of my biyahe, so, I'm actually reading some books from... Bigay sa akin ni Ninja to, ng kanina sa delivery, from Harold Patrick Mercado. So, tatlo po. And ito yung mga parts na binabasa ko kasi hindi lang siya isa. Sa dalawa.
Loving Reed, and that's it. So, thank you, thank you so much, Ate Angel. Ay, nabanggit na siya. Thank you so much, Ate Angel. Sa mga hindi nakakakinali ngayon, sa mga friendship. Ako, 2021. Bilang friendship, parang family na kami. Oo, at saka hindi din siya fair. 1 hour later. Ayan, nandito kami ngayon pagdating ng Malaysia, so nakatulog kami. And it's morning na. Nakatulog ako, so technically, dapat kanina pa kami. Kanina pa kami kasi, pero sobrang pagod. Yes, and then, ready. Ilang oras na lang is magbo-open na ang gate namin. So, wait na lang kami. And, ito kung gising ako. Bakala, so, takit sa naman maya. So we're here na at the Siam Rap. Siam Rap. Si Ate Vicky. Ate Vicky yung phone. Si Mama Vicky binawawala. So wait lang tayo. Lagay ko ng backpack dyan. Wala, ginaiwanan yan. Mukha ka na ng isa, B. And Diyos ko, mami, mainit din pala dito. So laban na natin to. And masulog na lang natin mga mukha. Since bakla ka bawal mag-vape-vape dyan. Ayan. So hinahanap ngayon ni Jeko yung ano, service. And is that? Hindi daw yun. So sa mga kumare kong expired. Ayan. So dito muna kami ngayon. And nag-aantay dahil magkaiba pala siya sa Pinas. Sa Pinas kasi sobrang init. Dito mainit na mainit. Kasi wala. Oo nga, hindi oh. Ngingi. So, ayan guys yung langit. Yan. Imagine mo ah. Anong oras ba dito? So, dito ay, kung halimbawa sa Pinas ay mag-aalas 5 na. Dito ay mag-aalas 4 pa lang. So, let's see kung anong makaganap. Pero, actually, yung mga ano nila, yung mga ginagamit nilang word, ay yung parang, ano yun? Calligraphy nila is Thailand also. Kasi boundary daw pala na may kadikit din pala nito Thailand. Lapit na sa Kawanika. Kapunaka. Kaya pala may mga ano dito, may mga Thai nationals from Thailand. So, ayun. Tsaka ang lamig ng convenience store nila, sobra. So, baka nga, kasi nasira yung AC nila. So, ayun lang naman guys, ito lang yung gap namin dito sa airport. Tapos mamaya, namin na po ang pinaka-rule namin dito sa buhay. So, mag-update na lang ako later, tapos next na naganap is sa susunod. So, tatawin? Yan. Yeah. So, andyan na yung sasakyan, and sasakyan kita. Bagi! Sakyan na. Sakay na! Sakay yan! Ah! Doon na init. Ngayon mo na magagamit yung sunglasses, Mati Vicky. Yung akin na nasa paleta. Diyos ko, Mami! Alam mo yung araw, hindi siya yung literal na araw na masasalubong mo ng ano. Ito yung masasalubong mo ng hindi, ano yung araw na hindi masasalubong ng alas 12. Ganito yung init ng alas 12. Ate, dito yung araw parang alas 12 ng tanghali. Ang init. Sa Thailand naman kasi malagkit yung ano, yung hangin. Advance dito oras? Hindi, late. Mag-alas 5 na sa ate. Oh? Mag-alas 5. Alas 3 pa lang. Ah. Alas 2, alas 4 ba? Okay. 1 hour? Yahasa. Uy, baka mahulog na yung damit ko. At, tapos imagine mo ha, yung sasakyan mo. Nandun pa sa may unahan. Diyos ko, Mami, ang init. Tapos maaatrasan pa tayo ng kotse. Darno! Ayan, so, ang ganda, ang gara lang ng mga sasakyan na dito kasi puti. Tapos, parang pang-artista ba na siya? Parang pang-artista ba na siya dito sa Pinas?
Ngayon lang, ito siya, oh. Ito siya, guys. Ayan. Day here, and we're gonna try the karinderya here in Cambodia. So, tignan natin kung ano mga kaganapan. Tanong nyo kami, sinigang sila. Wow! Tignan nyo, oh, kabo. Oh, nak, anong gusto mo, nak? Bakit? Anong gusto mo, nak? Pili pa? O, tawid doon, sino tatawid? Ayun mo, meron pa dito. Ang init? Ang init, me. Pilik yung araw dito, so... Tilik ang araw, pero humihigot ng sabaw. Init-init. Yeah, I like sabaw. Dahil ko pa yung nagpapasuto. Kabog. Ay, meron din silang ano, oh. Meron din silang balut. Si Ate Vicky. Balut! Balut for life. Mga balong. They have also, parang salted egg yan siya. So, ito yung guys, para silang restaurant. Ayan. Init. Okay naman ang lugar dito, wala masyadong tao, pero guys, Diyos ko po, napaka Jennifer pala dito. Parang oras lang din ang Pinas kapag halimbawa eh, ganitong oras, alas 12. So babalik ulit. Babalik ulit kami dito. Babalik ulit tayo, nai. Ang init. Thank you so much. So, hindi ko alam kung ilang degree ang meron dito, pero parang same lang din naman sa Cavite. Sagi. may mga store din dito, tapos may mga may nabibenta din, parang convenience store sa ano, sa Ores. So we're gonna try until you die. Ay, kari-kari, oh, ay kaldereta, oh, sinigang. So go ate, tayo yung nanay mo, te. Kasi ka yung mama mo, ano na nagtatry dito. Anong gusto mo dyan, te? Gulay. The usual gulay. Meron din sila ditong mga... How much in dollar? Which one do you need? Ayan. So, ganda nyo ito, guys. So, ito siya. Santa restaurant. Ayan. Chicken. Is that spicy? That just don't like spicy. Spicy. Pork langgunisa. Ang tarami langgunisa din sila dito, no? So, karamihan lang sa kanila kasi hindi masyado nakaka-intindihan. English. So, parang hapyaw-hapyaw lang. Kasi kagabi, diba, bumili din tayo. Oo. Sila nakakagat. Sinamahan ko pa nga yung tindero. Nag-aano lang sila, translate. Translate. Pero nag-agats ko naman siya. Meron din pala sila ditong langgunisa, guys. Galing vegan. Vegan langgunisa naman. Pili na tayo. Pili na muna. Oh, ikaw, pili ka na din. Ano sa akin, vegan langgunisa. Meron na kami ni Mami Vicky. Ano? Adobo with egg. Adobo? May adobo dito? Excellent. Oo, parang Philippines. Parang Philippines. Adobo with egg. One. Hindi adobo yan, nak. Excellent, mo adobo ka din. May sinigang kamo sila, tsaka pakbet. Ayan, so, meron din silang tuyo. And meron silang bangus dito, nak. Bangus. May bangus din ato. Ito, tilapia. What is this? Ano yung sigay mo? Ano? Pork, fish, chicken. Oh, it's chicken, but it's look like spicy. Spicy. Tapos mainit na sabaw, ang init-init, ganun. Parang masarap yung pakbet nila. Lahat na makita, kala mo pakbet. Adobo sito at tatunak. Get nga. And then ginisang sitaw siya, ma'ams. Ayan, so bigla ang vlog lang po ito, and ito yung aming ginap dito, so mayroon din silang pansit bihon, no? Pansit bihon. Sila baklan, ano yan? Parang waay na yan, ah. Parang order yan, kahapon na hindi na order. Ano yan, chicken curry? Curd. Chicken curd. Ayan, sinigaw na ano, sinigang na long beans. Sinigang na isda. Sinigang na isda. Ate, may kare-kare kayo? Vegan langgunisa, galing vegan. Ayan sa'yo, balong? Mm-hmm. Po namin dito ay langgunisa, vegan langgunisa, adobo. Hindi talaga yung vegan langgunisa. Galing Ilocos. Tapos parang ano, para siyang street.
Ayan, and then may adobo daw, sabi ni Ate Biggie. Adobo with egg. Adobo with egg. Recipe from Filipinas. Sounds like adobo. Adobo with egg. Sorry, may adobo with egg sila. And tubig na maestro. So tapos kami kumain, and ito yung nangyari sa aming isda. Fossils na lang siya, mami. And ito. Yan. Sa kami. So, let us see kung anong experience na sa mga food. Anong excited naman sa food? Anong experience? Order ko kasi adobo with egg. Adobo? Hindi nga adobo yan. Adobo nga daw based on the Philippines. Walang chicken na lumabas. Anong, ano yung chicken or buto? Ah, buto na. Buto? May mga ganito. What's this? Ano yan siya? Sweet potato. Kamote. Kamote. Hindi ang lasa potato. Parang gabi. Ah, baka ano yan? Gabi? Kasi ganun. Hindi na naubos po. Nag-sumakit kasi. Baka ano, ganyan talaga luto nila ba? Hapkok. So tapos na din ang mga bagay kumain. Yes, ang food ko parang pork barbecue. So hindi ko alam talaga yung tawag kasi hindi ko nagets. Pero masarap. Parang yung pork barbecue sa atin. Ay, nagustuhan ko dito yung toyo, yung soya nila. So, kasi parang toyo na parang more seasoning. Soya. Soya. Ibig sabihin beans. Batay. Ano daw? Si teacher. Beans by beans. Means ng soybeans, ganun. So, for me, good naman. Saka mura din talaga dito. So, for me, good ang karinderya here sa Cambodia. Ingat lang kasi may mga ano. May playtime. So, busy naman po natin yung jowa. Sige, doon. Naglalagay ng ads. Nag-e-edit. Nag-e-edit. Thumbnail. So, ganyan ka-productive ang ating araw. Para so, ang aking naman is yung ano. Para siyang ano, no? Adobo nga lang. May kangkong. Parang gano'n siya. Parang adobo. Ay, mami, may asparagus ata sila. Para siyang adobo kangkong. Pero yung lasa, same lang. Same lang. And next, oh, sige. Ay, yes, ubo naman. Sabi na kasi may bata. May bata. Tapos nag-order din ako ng fish. Ay, naghati kami ni Bawaw. So, wala na, fossil na siya. Po, wala na po laman. Tira, lamig kakao. Skeleton. Tapos ang mura pa ng aming pinayaran dito. Pero kung sa Pinas yan, ate, pwede makaingin sabaw. Sabaw, tapos ano, pwede maka-order ng kalahati. Kalahati, kalahating kanin. So ayun guys, kung makikita nyo, wala na pong laman yung mga plato namin. And ayun pala, except dito kasi debet ni Mami yan. Ni Mami Biki. Portla. Pati yung sabaw ng ano, noodles. Para kay Beba. Sarap. Parang barbecue sa Pinas. Oo. Oh, masarap nga. Natikman ko nga siya. Mas manipis. Kasi pinaghiwa-hiwa siya by strip. So, sa akin yung longganisang sausage ba na ewan na. Sa akin, meron ako sa usawan dito na akin. Manghang. Tapos may mga egg na buka. Taray. At ano, parang siyang salad sa atin. Yung salad na ano ba yung pinag- Aksara? Hindi. Ano yan? Tibreti? Yung... Ate Biggie, ano? Ani Biggie, ani Biggie. Hindi, yung parang ano, halo-halo na gulay, tapos suka. Ah, pakbet. Or achara. Achara 'yon, mami. Achara. Japchae. Japchae. Uy, nalala, natitido kay noodles, 'di ba nag-travel kami ng Cebu? Noodles nito yung pagkain namin. Gabi-gabi. Ano yan? Parang fish sauce. Galing gawa siya sa... Basta gawa siya sa pusit. Pero ano? Pero mag-tour daw. Kami ay go-go na at... My God, yung aming pinagkainan. So, let's go na guys. And thank you so much. Kap na kap. Kap na kap. Talayas. Bye. Bye guys. Ayan na yung van. So, let's go. Update na lang kami guys. Ito na kami sa van. So, to update you after. Bakit naman nire-recognize ng speaker yung mukha? Mukha ba akong speaker? So, bye. We'll be right back.
for the visit from Kampong Village in Mindanao Sablek. So in most days, our tour will be arriving in Central City around 7 or 7.30 p.m. You don't be seeing the fly on the night bus. It's okay. 7.30 or 7 o'clock p.m. we arrive in Central City. And right now also we had to come for 1 hour, we are right at Pongdo Village. We go from here to Romania, so 45 kilometers. And also our tour, we had a 4 hour. The first when we arrive in the checkpoint, so we drop off 50 minutes for the bathroom. Because normally on the boat, no have a toilet. And after we stop and check my 50 minutes, we arrive in the boat station. So we change our way to the boat for visit the river of today's Sablek. Before we arrive in the lake, we must cross the river first. Especially when we see the house to be body building is very higher from the waters, like 5 or 6 meters. And also at the house, they are building by wood. And the wood of Cambodia, so they cut it from the mangrove forest. Because the mangrove forest of Cambodia in today's Sablek is very special wood. 200 years with the waters, not broken. And after we visit the river of today's Sablek, we arrive in the village. It means a special place. And normally original the name, Kampong Pulok Village. Why the tourists around the world, they calling over there floating village, floating school, and also floating market. Floating village. And right now it's Cambodia, so we beginning in the rainy season. So we had a time also for walking in the village, around 40 or 45 minutes. Mm-hmm. You can see about situation, the people they living over there, how they can live it. Because in the village Kampong Pulok, so September, October, and November, the water flowing in the village 3 meters or 4 meters. How they can live it. And also in the house, they building all by wood. And after we visit in the village 40 or 45 minutes, so we arrive at the mangrove forest, one more program. And the mangrove forest, so our tour will not include it. So you can extra, you can buy a ticket, $6 for one person. And one boat, minimum only 2 people. It means $6 each. So we had a time like 30 or 35 minutes for rowing boat. Not the machine. Rowing boat, we go there inside the mangrove forest. Because in the tourists around the world, they visit the Tonle Sablek, they always want to see the mangrove forest. But right now we have the water. And mostly, even the dry season also, the tourists, they always see, I want to see mangrove forest, but dry season cannot do. But right now the water up, we can enjoy with the small boat. Yeah, 30 or 35 minutes. And after we visit for the mangrove forest, so we had a time 35 minutes also for the floating restaurant. We had to visit crocodile farm and also visit like the python. 30 or 35 minutes. And after, so we go outside in the lake, 1,000 kilometers square for visit the sunset on the boat. Okay. We don't visit the sunset in the restaurant, we visit the sunset on the boat. So mostly if the sun is not clouds, if the weather is good, not raining, very nice for the sunset. So we're not sure right now because Cambodia now we're beginning the rainy season. You understand? Yes. Okay, so when we arrive in the checkpoint, we will tell you more then about Tonle Sablek. And also the people over there, they speak Khmer language. You know Khmer? Khmer, you know Tomb Raider? Tomb Raider. Yeah, the Europe around the world, when I ask Khmer, they didn't know. But the Tomb Raider, they know everything. Because Tomb Raider... Oh. Magbabastop daw kasi daw wala na daw si CR doon, naiihian. So kami ay iihi muna. Okay, that's because it's too hot in here. So with the same time as just we gotta go in toilet. Apakainit na, kaloka. Pero din pala ditong eskwelahan. Bigay kasi si Manny Pacquiao dito. Punta kasi siya, si Manny Pacquiao. Ano, punta pala siya dito. Meron din pala siya ng eskwelahan dito. Pero yung classroom nila, hindi siya... Ano, tawag nito. Hindi siya classroom na literal na classroom kasi parang bubong yung pader. Medyo mainit siya sa paningin ko, pero feeling ko sanay na mga estudyante sa mga ganitong scenario. Alakas maka probinsya vibe din, no? Probinsya vibe naman talaga siya. Break time ng mga estudyante ngayon. So feeling ko ata ang pasok ata nila whole day. So, balik na kami ngayon doon sa van kasi wala daw...
wala daw babanyo na doon. So dito na kami nagbanyo kasi sabi ng tour guide. And we're gonna go back. Sabi para sa kamera dito guys. Kasi meron din silang school na malapit. And bayak lang yung buhay nila dito. So simple, so init, pero go with the flow. Yeah. So binigyan din kami ng tubig ng tour guide. And malamig siya. So cold. Cold. And ang buong gang ay nasa harapan ko. May payat man. And sila. And sila guys. So, it's tayo mamaya. Sabi yun. A few moments later. Hello ka guys, wala sila dito yung parang anchor channeling. What's possible here? Pwede tumaob ang bangka, nakakaloka. Mas masang kabaklaan. Oh, say hi. Hi. Masunog. Masunog. Ate. Pero namimiss ko yung Milo ah. I love the Milo. Dito siya, pinakamalaking lake siya Asia is itong ating lake. Sabi daw sa aming tour guide, this is also the biggest lake. Di pa kami nakakala tumaob na to, ate. Nakakaloka. Gustong-gusto nila yung mainit na panahon, no? Samantalang sa atin, sawang-sawa na kami sa mainit na panahon. It's just a metaphor. Deep. Yeah. Pero parang ang deep. Ocean deep, mami. Diyos ko po. No. I love my life. I do love my life. I don't want to drive it. Let the professional do that. Sabi na kaloka. Sabot siya. So, pupunta na kami sa sambatong kusama kami mapapadpad. And as you can see here, nakakaloka yung ano nila, yung bangka nila. Walang anglo. It's a part of enjoy and adventure, so why not to go? Kapag lang ah!
So it's getting higher, higher, and higher. So there, that's why there are houses are actually taller than. Oh, I see. The house very high. And depends on electricity. See electric? Yeah, I go to school. My small book. Learning. She's going to school. Yes. So is this a school? And the house. Ah, the house is also the school there. I see, I see. I see, I see. Oh my god, there are so a lot of fish. Oh, so directly. And this, and also for the 11 family in the front here. Madami mga bata din dito, guys, kasi malapit siya sa eskwelahan. Actually, yung eskwelahan nila is ito. Ano to, for elementary or for high school? And also 100% they are living to the fishing, no, it's other job. And also in the men's after for the fishing, they have a travel of the boat. Mm. And the people around in Cambodia right now, 17 million people. So 100% they are praying for the Buddhist religion. Why the people here, they are praying for the Buddhist and also for the Hindu. Because the Hindu and the Buddhist is very separate. It's not the same. You can look in the pagoda, it's the temple. The pagoda, they also they meaning from 1882 for Buddhists. For example, when some people in the village here dies, they burn the body with the fire in the pagoda. And here also, 1221, when some people die, they not burning the body, but they flowing the body in the rivers and other land called the Hindu religion. Mm. And the people here also, why they call it here, so the 14th village. Because in the village for September, October and November, the water is coming so meter. So from here to the lake, 1 kilometer. According to the channel in here, the tour guide here, most of their energy resource is came from the solar power. So I guess solar power is much better than kuryente. Tama ba, Nak? Ano, Nak? Diba yung energy resources nila dito more on? Iba. Saka ano tawag dito, pag may sariling linya, ibig sabihin for company. For company. And you can look solar power daw. You can look, so you can see the left side and the right side for a photo. Okay. It means the people here, so they just married. When they marry, they always keep the photo like this. When one house married, yung photo. The photo. They keep for, after they married, they had a baby. So, si Chika ni Manong is dito. Mauuna muna yung Junakis, magka-Junaks before ang marriage sa ano nila, sa culture nila. So imagine mo yun, no? Hindi ka pa kinakasal pero may nakshi ka na. Parang wala na yung pinagkaiba sa Pinas yung nakshi. Marami din. Pinaparinggan mo ba ako? Ay, sorry na. Sabi mo, ako pinaparinggan mo ako. May mga natamaan po kanina habang nag-i-explain si, ma- si kuya. Pero hindi, it's a part of their culture kasi. Kasi sa Pilipinas kasi, iba but naman sa don't atin. Don't normalize the teenage pregnancy. Breach, even if oh, I'm the one of them. Yeah, I'm oh, one of hindi siya maganda. Mom, pero mahirap. Nasabi ko naman yun sa vlog ko na yes, hindi ganun kadali. Pero kasi mas happy lang ako ngayon dahil yung mga gusto ko sa buhay na gagawa ko sa with my son. Yes, correct. Ay nag-grind at magtatrabaho ko talaga para sa anak mo. But it doesn't mean it's not an excuse. Diba? To be become more so, responsible. So, kailangan pag nag-anak kayo, financially stable kayo. Una tayo teenage, babalik. Kasi naman. So, that's a part of their culture. Unlike sa Pinas din kasi, guys, that you have to marry the first, your husband or your wife first before you have to make a family. But here, ibang-iba siya sa culture. Parang opposite thing na nangyayari. So, ngayon ay, ito kami sa one of the houses here. See. This is the Golden Age, or Kumplokplokville. Oh, Ari King King. Dan, Dari Cha King King. Ari King King. Dali, sayo. Ram, tangkwa. Ram, 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 ram,
not go to school. Forest nila guys. Ayan. So, sa Tagalog guys, napakawan. Para mataas siya. Para actually hindi siya typical na mangrove forest na ganito. Kasi puno yung nakikita niya. Besides, ito siya. Ayan. Look, mangrove nga siya dahil. Pero puno ang nakikita namin. So, ayan. Kita-kits muna tayo sa kabila kasi scared. Mga crocodile dito, dapat nasa Congress kayo. Maggie. Lagyan mo pagkain, parang ano siya? Is this is what we called a freshwater crocodile. If you wanted to try to, you know, take them, they are alive. My God. My God. You know, Neo? Layo kay B. Hey, that's my friend. Okay. Nasa mangrove part. So, sabi doon nila wala daw crocodile. Wala daw buwaya. Mami, meron po talaga. Nilaro kami. Kala ko wala. There are so, oh my God, ang laki dahil. Ito pa, oh. Ito pa, so, oh. See it. See it. So, there are some black pirates in here. Sa may kabilang bangka. Pakita natin. This is our tour guide here. And yeah,
almost everything here in Hamukuk River, and yes, everything explained here. So you know what? Yeah, mabait siya. He's good. And I like this one. There's a lot of people here also, and amoy bawang! Amoy sibu, amoy bawang may nagigisa. And, ayun. Si, may mga pamilya-pamilya din pumabadan dito. So, kita-kits na lang guys. Dahil nakaka-enjoy siya. And relaxing yung place. So, once again, this is our tour guide. And yes, busy siya sa pagkiketa-iketa. And yung aming boat driver. His name, but I'm gonna ask it later. So yes, I'm gonna show you the saan kami galing. It's 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have seen.